One. Good evening, good morning, or good afternoon to you, whatever time you're watching us from. We are Connie and Belle, and we are building a God-centered, purpose-driven life and freelancing business. So today's session is all about how to sell effectively online for beginners, especially this 2024. Very interesting topic. But before that, bago ko pagsalita ito, Belle, babalik ko. So yan, if you're watching us for the very first time, make sure that you click that subscribe button as well as the bell to get notifications because we usually go live Mondays, Thursdays, 9 PM Manila time unless may mga iba pa kaming i-upload. Pero ang live session namin is those 2 days. And Sis Belle will share with us what we do during those days and we'll also start the opening prayer para tuloy-tuloy na tayo. Hanggang intro talaga. Okay, mga hindi pa nakasubscribe, mga kapatid, ha? Subscribe na at road to 1K na ang mga lola nyo. Yes, please support us. Every Monday and Thursday, Connie and I go live. Monday, the same time pala, 9 PM Manila time. Every Monday, we do our live praise and worship session. So we're encouraging everyone to join us every Monday and let's all start the week right by singing worship songs. And then Thursdays, we talk more about freelancing, about digital marketing, about our work as virtual assistants. So if you're interested to learn how to earn online, catch us live every Thursday. And we also interview guests from the different niches and industries. So so para ma-inspire kayo at malaman nyo kung saan kayo fit. Based sa mga stories na maririnig nyo from our guests. So yon. So let's start this session by having our opening prayer muna. Wait lang ha. Let's all remember that we're in the presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, we praise you. We glorify you. We honor you. We thank you for blessing us this past few days. We're grateful for all the resources and the people you're sending our way so we can bless others and do what you called us to do. We ask for forgiveness for every wrongdoing we committed. We lift up to you every person who is watching and listening to this podcast. We pray that you open their hearts and minds so that whatever we share with them will create an impact on their businesses. We also lift up to you, Connie and I, as well as our special guest for tonight. Pour out your Holy Spirit in us so we'll continue to have the courage to say the right words, to share what you're teaching us with the goal of telling your truth. Help and remind us, including our brothers and sisters, that we're building and thriving in our businesses to glorify you and serve the people we work with. We believe that whatever success we have, we owe it all to you. All this we pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ayan. So again, our topic for today's session is all about 5 tips on how to sell effectively online for beginners. This 2024, I think this is very unique and a first topic. Parang first time topic to sa atin, ano, sa channel. Yes. Tingnan natin. Sa pagkakakitaan, interesting. Yes. Oh. Why not? Pwede maging side hustle yan. Ahem, ahem. Yes. Yep. Okay. And then, okay. Go. Ay, sige, sige. Okay, sige, go. If you still don't know, kasi nakalimutan kong ising ito, if you still don't know how to start your virtual assistant business, of course, kailangan natin i-share ang book. Go ahead and visit conniezabala.com/VA book to get your copy, which is available on print, ebook, Kindle, and audiobook. There. Oh, ayan na, sige na. Sana pinapromote mo rin yung, ano, yung chapter. Yung chapter. Yung chapter. Oo nga pala. Oo, sige. Kasi parang, para people with, ano, would get a taste, di ba? Para magkaroon kayo ng idea kung gaano siya kadaling i-implement yung mga sinishare ni Cons doon. Kasi ano siya eh, parang checklist. Do this, dude. And then this, and then this. And may kasamang mga stories of inspiration, syempre. So yun, grab a copy. Oh, ayan, free copy. Go to bit.ly/VA book free chapter. Yeah. Ayan. O kaya visit nyo yung link dito sa description ng YouTube video
nandun na, click nyo na lang, go ahead. Lagi nga natin i-promote yan. Kasi nga, okay, para magka-idea sila. Sige, oh, diba? May affiliate link ko gamitin nyo. Joke. Pwede, pwede naman. Ayan. So, ito na. Our guest for tonight is someone who wears many hats with pride. Marami makaka-relate sa kanya. She's a devoted mother, making her children's growth and happiness her utmost priority. As a wife, her foundation is built on love, support, and partnership, enriching their journey together every day. But that's not all, di ba? But wait, there's more. She's also a solopreneur. From writing to designing and consulting, she thrives in the ever-changing lifestyle of doing freelance work. Tonight, she's here to share insight into this balancing act of home life and freelancing. So without further ado, let's all welcome Ms. Karen Reyes Bocaya. Yay! Welcome, welcome! Good evening, everyone. Good evening, good morning, forever. Thank you for saying yes to our invitation and spending time with us tonight. Share mo naman muna bago kami magtanong-tanong and for our viewers to ask questions. Share mo muna yung story. How did you end up what you're doing right now? What were you doing before? Ganyan. Since 2014, I started this online business ko talaga because I had this friend of mine who was making a hair bowl for boutique for hair. Mga pambata. Then, may yung daughter ko, pangalan ito. She's my only daughter. Ay, sorry. Wait lang, sis, ha? Pwede pa ki-move mo ng... Tama ba sa'yo, Cons? Naririnig mo ko siya, Cons? Naririnig ko, pero parang ano, medyo malabo. Hello? Malabo ba yung dating or medyo delayed? Malabo eh. Ayan, yan, yan. Try ulit. Hello? Ayan. Hello? Sa'yo, parang... okay na ba? Parang hindi siya naka... sis, check mo yung source mo dun sa... Sorry, ah. Sorry sa mga nanonood ng live. Baka hindi yung headset mo yung mic mo ngayon. Ah, parang ano... Yung check mo dun sa settings mo. Oh, sige, sa microphone. Check. Baka sa laptop siguro yung napasok. Kasi kahit nilapit niya, ganun pa rin yung sound. Oo nga. Back na lang po. Sige. Anid mo munang mag-leave. Sige, carry lang. Sige, mag-chichika muna kami dito. Yes. Mas maganda kasi sayang. Baka makaka-relate sa kwento mo. Tapos... Yes. Sige lang, balik ka lang. Carry lang, sis. Mm-mm. Ayan, bago natin na balikan si Karen, sige, mag-chika-chika muna tayo. Pasensya na kayo. Kasi kanina parang okay naman. Yung sa tama ba? Oo, hindi. Ah, hindi talaga? Or dahil... Na-confirm ko sa'yo. Akala ko sabi mo, ano, kung sabay ba yung audio sa video? Kanina kasi parang sabay. Or dahil... mas marami na siyang sinasabi, may mga parts na siguro na hindi masyadong hindi na maiintindihan. So, syempre kami naman bilang mga host nito at kailangan naming syempre magiging audio din to dahil podcast din to. So kailangan din naman namin ayusin yung audio. Hindi sa kanya pag kung hindi lang sabay yung video sa audio ng slide, carry pa yun eh. Pero yung audio mismo yung ano, yung hindi marinig na maayos. Kasi parang kulog pala siya. Kanina parang nag-hello, nag-ano, parang okay naman. Ewan ko siguro pag... siguro pag marami ka nang sasabihin, parang ganun. Parang, mas nahalata. Oo, mas nahalata na. Kaya, ayun. Pag-hello kaya. Mag-chika ka muna. mga kapatid, if you're still wondering, feel free to ask your questions to us at our special guest. Kasi... Ano ulit yung ano? Okay, share mo ulit yung title. Yung title ng... Oo. So, today's session is all about five tips. Five tips on how to sell effectively online for beginners. Especially if gusto nyong mag-ano, tawag dyan. Mukhang interesting to. Passive income. Mm-mm. So, Karen, mag-PM ka lang ha, kung okay ka na. Oo. Ayun. So, anyway.
sobrang ano to, may curious ako kung magla-live ba tayo para magbenta ng mga products or ah, kung anong paanong klaseng selling ba, active na selling o yung parang actually lang, yung parang setup mo lang okay na siya. Sana hindi ma-miss to ng ano, ng hipag ko at ng bio ko kasi they're opting, actually may mga page na sila to sell online kasi they're trying some funds. So sana mga manood naman, mga people of the world. Oo, pwede nga, no? Mm-mm. Pang ano eh. Actually, dami nga talagang mga interested talaga ngayon matuto ng ibang ano nga, pagkakakitaan. Sino ba? Ewan ko ba, parang may, di ba? Hirap naman kasi kahit saan lupalop ka ng mundo, mahirap talaga ngayon eh. Tsaka actually, pag yung mag-aano ka sa banko or siguro mag-apply ka ng any, mag-open ka ng any account siguro. Pag sinabi mo online, sasabihin nila, nagsisell po kayo online. Parang yun lang yung pwede mong gawin. Oo. Ano yung online selling? Ang online selling, pwede nyong isabay sa freelancing. It depends on you na lang kung ano ang diskarte nyo. Ayan. So, Karen, let us know kung okay ka na. Ano ka lang. Doon, may private chat sa right side. Feel free to message us. So, sa mga viewers namin, feel free to ask your questions regarding sa main topic natin for today's session. Yes. Okay. Ayan, balik na siya. Welcome back. Yes. Ay, hello. Ayan. Okay na? Ayan, mas okay na. Oh, better. Ayan. Yay! Nice to daughter ko. Yay! Thank you sa daughter. Oh. Ang mga bata nice talaga. Ewan ko ba bakit nawala ulit? Ayan. Oh, hindi ko ayan. Ayan, sobrang clear na ngayon. Yahoo! Oh, thank you. Ayan, sige. Sige, hello. Start ano na, sharing your story with us na. I will just present po yung ano slide. Then, later na yung sis. Later na yung... Oo, later na. Mm-mm. Ano lang, share lang kung paano ka... Yung drop-off ko last time. Oo, yun. Yes, yun. I started 2014, so yung daughter ko, kasi she's my only daughter, panganay ko po. I was looking, kasi talaga problem ko, bumibili ng mga ipit na ilang suutan lang, tanggal na yan. Eh, kasi siyempre, bata, makulit. Diba, pag isa matutulog, natatanggal. So, I have this friend of mine, pinost niya po yung hair bow boutique niya na pinopost niya. Then, later, I tried it do sa to purchase yung sinesell niya. Then, later on, I tried it. Ang ganda kasi ang tagal na, ilang beses nang natulog yung daughter ko, hindi natatanggal talaga yung clip from the bow, yung pinaka centerpiece, whatever, ganyan, hindi natatanggal. So later on, naging friend ko siya, then almost naging mas closer kami kasi yung business niya, nagpartner po kami. And then I rename it to my name na Clips and Ribbons. Doon po talaga ako naging kilala. Instead yung name niya. Then later on, opo, then later on, ako na rin yung nag-continue. Then, eventually, aside from, kasi diba nag-pandemic, so hindi siya ganun kalakas. So yun, nag-ano naman ako, I-try naman yung food, yan, mini donuts, yan, last year. Serial, ano pala to? Actually, no pandemic, marami po akong racket that time. Kasi serial racketera to. Yes. That time ng pandemic, ang dami ko pong mas grabe ang mas malakas po ako nung pandemic. Kasi I have this clothing line, I have this food line na nire-resell ko lang din. Mas malakas ako that time kasi yung mga tao nasa bahay lang. They're just browsing on the internet, so mostly on the Facebook. So doon po ako mas lalong bumenta that time. Galing, galing. O, diba, mga kapatid? Pandemic yun. Pandemic yun. May paraan eh. Mamaya alamin natin. alamin natin yan. Tapos ngayon, siyempre, bumalik naman into normal. So, parang naglaylo naman si online. So, I tried naman yung food. Yeah, medyo okay naman din. Then, opo. Mahirap lang sa food.
mahirap lang yung food kasi iba-iba yung kasi may shelf life. Oh, yun sa pa yun. Saka may shelf life na iniisip mo. Kailangan you have to please yung mga taste buds ng mga tao. Oo, tapos subjective kasi yun. Subjective parang yung sa iba tama lang, yung sa iba parang yun. Ba't ito maayos? Yes po. Opo. Na-experience ko sa custom cakes na side dra, ano, hassle ko natin. And by the way, I've seen your book, yung pong you're the one you're promoting. Mm-hmm. There's a, dyan, Pagulayan, I'm one of the member of, ano rin po eh, freelance. Tribe? Oh, talaga? Oo. Mga ka-tribe pala tayo dito. Kasi last year, I'm one of the lucky person po na, ano po, nanalo po doon sa tribe. Wow! Yes. Wow, congrats! Grabe, oh, worth it yan. Worth it. Yeah, di, really? Di ba parang mga worth 15,000 yata yun, right? Yes, opo. Naka-ano, sa tribe pala to eh. Oh, sa viewers namin, if we always mention yung tribe, ito yung parang free membership ng mga freelancers, either aspiring, or seasoned freelancers, pero paid membership po ito. So the yung membership is doesn't open ng ano ng whole year. So may certain time lang na nag-o-open sila. So wag kayong magtaka pag lagi namin mino-mention tribe kasi pare-pareho kaming member ganyan. Nagkataon lang na hindi ako active. Sorry na. Ako rin, hindi rin ako active. Sorry na. Parang ako yata yung active dito ah. Does that mean na ang sa digital services mo nag-start from the tribe ba or may ginagawa ka na before you join the tribe? Well, yeah, may ginagawa na ako before I joined the tribe. I'm searching. I also became an VA kasi nga pandemic nga po. So medyo uso rin yung VA, side hustle. Then during the tribe, di ba tinuturoan po tayo, di ba mag, you know, to connect, ganyan, connect and connect. So, napasok po ako sa Mugs, yung may Amazon guy. Yes, international company. I was there for 3 months. Hindi ko kanaya yung magdamagang puyatan. kasi fixed schedule. Yes. Ay, sorry, pwede pa kilayo naman ngayon yung sa headset. At malakas naman siya. Malakas. Layo lang ng konti. Layo lang ng konti. Ayan. Ayan po. Yan. Better rare. Team letters po that time. Ang galing. Oh, puro pala talaga sa selling. Ang ano mo. Doon ka na padpad. Yes. Kasi naman, parang bata pa naman ako. Parang sanay na ako. Because my mom used to sell din naman. Tapos parang ini-encourage niya ako na even dun sa school, yung mga pulburo, pastillas, ganyan. Yeah, oo. Alam parang mo, wala na yata akong hiya. Yun nga, dapat, ano talaga siya eh, skill. Skill ang sayo talaga eh. Actually, yes. Kaya mas maaga ko matutong mas helpful. Lalo na pag-business. Oh. Yung sabi nga nila, di ba, sabi nga ng mga entrepreneurs, di ba tayo kasi, ang mga Pilipino kasi by default, mga consumer, tagang bili. Kung may pera, bili. Parang hindi daw natural kasi sa atin yung mindset na, uy, andito ako sa situation na to, paano kaya ako kikita dito? Anong pwede ko ibenta? Yung ganun ang thinking kasi no, mga natural na mga salespeople eh. Imagine yun, lahat po ng Opo, imagine nyo lahat ng kanto ng bahay sa atin, lahat mayroon sari-sari store. Di ba po? Parang kasi napaka-common. Okay, huwag nyong imimiss tong topic na to. Very, very interesting talaga. O sige, ila ko naman tayo sa ibang question na baka nainip na. So, do you have any tips or there any tips you can suggest to build and maintain strong relationship with your clients, even your customers? Kasi obviously, you've been doing this for years. Hindi ko nga alam kung gano'ng katagal. So, anything. Magte-10 years. Wow. Tips, first of all, talaga, you have this charm. Opo. Kasi charming ka rin. Kasi kailangan talaga, very, what's this? Very approachable ka rin. You always have to smile. Kasi parang nakaka... You know, you make my day even just a smile, di ba po? Yun lang talagang very tip ko talaga. Kasi I've experienced that
dito sa lugar namin, to market lang na parang palengke na talipapa na nagko-compete silang dalawa lang dito sa subdivision namin. Yes. Imagine nyo dalawa lang sila pero namo-monopolize nung isa. You know why? Because she always smiles. Opo, talaga. Ina-miss mo talaga. Opo, talaga. Parang bang napaka... Kasi parang yung tao pa lang with the smile, parang kahit na medyo mababa yung loob mo, ay down ka that time, no? Namamalengke ka, may biniisip ka problema or something, or parang meron ka naging, ano, diba? Pero when you see a person smile, parang bang it uplifts your spirit kahit papano. Mm-hmm. Yes. So parang ang daling i-approach pag nakaismile din talaga yung tao po, diba? Opo. Even you're not into... Even your posting, no? Ako, for example, I'm an online seller, so I post usually on Facebook. So, even you don't smile in person na hindi nila nakikita na nag-smile ka. When you write, di ba turo si Tribe, ni Sir John Pagulayan, no? Mm. You can tell by your what you write, what you want to convey. So, yung pa lang, when you're writing, parang you can always smile na rin, eh, para they can feel you. Diba? They can feel now you're really true, you're really legit, diba? Mm-hmm. By your writing, your para bang hindi toxic. Yeah, hindi. Opo. Yeah. Yun lang talaga, very ano lang yung smile lang. Yun lang. Eh kasi si Sir Pagulayan, diba? Chill lang yun eh. Chill lang yun eh. Opo. Yun lang siguro yung pinaka number one tip ko lang po. Pero kung sa online yung basta kung ano yung sabihin mo na talagang nakaka-uplift din ng sa tao. Yes, opo. Gandang tip yan, pakitandaan. Baka next time, naku, feeling ko marami pa tayong matututunan dito kay Karen. Kailangan natin i-invite back to sa iba pa niya. Para diba tapos nag-iisip na eh, no? Opo. Ayan, looking back sa freelancing, even sa online selling, what project or accomplishments are you most proud of and why? Ayan pala. Okay natin. I think yung project or accomplishment, I think yung pagiging online seller ko rin talaga. And of course, being I'm not saying na talagang perfect mom, but siguro the way I handle by my own, kasi your accomplishments is what you feel eh, not by what you want to show people that you what you have accomplished. Talagang unang-una yung inner side mo eh, especially when you're this is about faith, right? So siguro yung being closer to God na first thing in the morning, you pray, and then you ask for the guidance the whole day, it's already an accomplishment. Because, you know, getting through the day is talagang blessing na rin yun. Because not all people can have another day to tomorrow, di ba po? And then, getting through the day with God, then yung lahat ng kailangan mo ma-accomplish within that day, like yung being take care of your husband, taking care of your children, doing your house chores, doing your side hustles, di ba? Blessing na po talaga yun. So, every day is an accomplishment. Yeah. Ganda nung sinabi niya, parang sarap ulitin na ang accomplishment is not something you show to people. It's something inside. Ang galing. Yes. First time ko narinig. Countable code. Yes. Ang galing. Thank you. Thank you for sharing. Ayan. Next question is, have there been challenges in your freelancing journey that led you to your spiritual growth? If yes, can you share examples? Ayan. Have there been challenges in your business? Naku, marami. Parang di ko yata mabilang itong journey ko sa freelancing. Lalo na nag-a-apply ako. So, siguro yan na lang. Yan. Starting ko. Siguro yung dila ko, when you speak in English talaga. Siguro, nagiging problem din talaga usually ito ng mga Filipinos when they were in front of foreign clients, di ba? When you're trying to please them.
And most of the time, meron ditong kabog talaga eh. Kasi 'di ba merong ano language barrier, you cannot talaga simply say what you really want to convey kasi that's not your language. It's not easy to talk with person na hindi mo talaga kalingwahe, 'di ba? And most of the time I'm trying hard to apply yun sa mga Pilipino rin talaga. Imagine nyo, to apply to a Filipino, not actually a Filipino company, international company, but yung hiring, our hiring person, yung hiring agent, talagang hirap i-please. And imagine nyo, yes, and imagine nyo, sa may Amazon guy, you know, I was hesitant na talaga ma-hire ako that time. Pero, I'm kind of, ano naman, kasi ang galing talaga mag-English talaga nung Filipina eh. Talagang medyo ako na lang, kinalma ko na lang yung sarili ko. Sige, try ko na lang to. Last na ito, hindi na ako mag-apply. And then, okay naman, I passed that first interview. Then my second and last, my second interview, which should be, that would be my final interview na pala talaga. So, with American client, no? Imagine nyo, parang nagkiyontuan lang kami and most of the time, he's the one who's talking. And then he was just, you know, parang pinakikiramdaman lang ako and everything. Then parang may difference, lang ako, no? Oh, sabi ko, ba't ganun? Kung sino ba yung Filipino? Hirap na hirap ako. Kung sino ba yung... Yes! Sabi ko, ba't ganun? Ayun, nahire ako. Nahira ko ni Sir Kevin. Sir Kevin, Diyos ko, sabi ko, grabe naman. Parang napaka-discriminate talaga ako sa kapwa ko, Pilipino. Opo. Like, sad reality. Sad reality, ano. Parang hirap yatang makipag-compete sa kapwa mo, Pilipino talaga. Yes. Hmm. Pero yung American talaga, napaka-simple. Parang 15 minutes lang yata po yung interview ko that time. Napasa na ako, nakapasa ako. Yes. Oh, and he was just asking, what's the weather there? Or how have you been? What keeps you doing? What became you? What came up to you? Why did you apply to this job? Yung ganyan. Are you okay with this time of yung time ng work nila? Yes. Yun lang. Simple as that. Tapos siguro yung freelance journey ko is yung to connect din. Yan. Apply and apply. Talagang madali lang naman actually. Ang hirap lang talaga sa kapwa mo, Pilipina talaga. Sad to say, mga kapatid, nakaka-relate ako dyan. Nangyari yan sa akin eh. Yung pag-Filipino in front. Yes. Diba? Parang, and sila rin yung ano, parang Nazi, grammar Nazi kapag ikaw pa yung mali-mali yung English mo. Tapos pagdating sa foreigner, they really don't care as long as they understand you. Yes, so sa mga kapwa natin Filipino, don't be scared sa foreign clients kasi tayo lang mismo ang nagsasabotage sa sarili natin. So, okay, matakot sa foreign clients, actually. No, madali sila kausap. Sorry naman. Parang ano eh. Parang pang miss you yung mga ano eh. Pag-hiring. Opo. Exactly. Opo. And yung English nyo, ha? As in, talagang walang, talagang tuloy-tuloy dapat ang English nyo pag Filipino. Pero pag American or any foreigner, kahit na lang, basta magkaintindihan lang kayo. Minsan, spelling pa nga nila pag nag-set ng ano, eh, Diyos ko po. Sabi ko, okay lang yan. Magkakaintindihan tayo kahit nalihan. Ayos yan. Buti, diba? Nung in-interview ka ng Filipino, naka-turn on naman yung camera niya. Kasi yung pa yung, yun yung worst eh. Minsan, in-interview ka, wala pa yung, hindi pa nagta-turn on. Yes. Tapos ikaw well, nakakitang-kita kanila. Parang hello. Yes. Etiquette. Ayan. Nagsalita na yung asawa ko. Oh, with Americans, we just want someone who not only can do the job, but also understand it. See?
May nagko-confirm na Amerikano. Oo, yeah. Tama nga. True. I don't know why they're like that. Yung mga kapwa natin Filipino, I don't know. Yeah. Kahit na konting ano lang, let's leave it kasi marami namang walang trabaho sa atin, di ba? Tsaka dapat tayo yung nagtutulungan eh. Like yes. For example, ako yung dati kong client, pag nangihingi na yan ng referral, ako yung mag-i-screen. Pero kakausapin ko lang siya, not necessarily serious questions, just to know the, yung paano kayo mag-usap, yung vibration, kung okay ba, yung vibes ba kayo, alam mo yung ganun. Not necessarily na difficult questions na has nothing to do with what this person is doing. Yung ganun, dapat tulungan kayo kasi pareho kayong Pilipino. Kanino mo pa ba gustong ibigay yung work kundi sa kapwa mo Pilipino? Dapat, kasi may mindset tayo na, yun yung mahirap eh, pag crab mentality and ano pa yung competition. Power. Yes, competition. Yung power, yes. Yung title. Yung sinasabi ko palagi. Yes. Job title. Ayan, may talaga. Oh, ayan, may dinagtag pa si Justin. Most people say they can do it but my experience is out of 10 people, only one can do it. Oh, yes. Wow. True. Mm. Yes. Kasi some people can speak ng in English in a nice way talaga, maganda talaga, I mean ano talaga sila sa English, no, pero fluent talaga sila, exactly, oh po, fluent po, pero pagdating sa when work, it comes to work, ang kailangan talaga doon mo rin matetesting pa rin yun. Opo. Dapat yes, kasi i-align nila yung need for English. Basta kaka-nervous po kasi kapag mag-i-English ka and everything, di ba? Tapos, mas lalong hindi mo nasasabi ko ano yun. Pag mas, parang hindi ka comfortable pagkausap yung person. Like us, di ba? We're comfortable even we're just, we've seen each other only this time, di ba po? Pero, di ba, kung yung tao kinakausap mo na hindi ka naman parang, hello, what's your name? Di ba? Di ba? Can you tell me something about yourself and everything? Tapos serious, ano? Without, yung mala HR, yung... Na wala sa... Not written in your resume. Parang mga ganun. Parang mga... Paano ka naman makakapagsalita ng comfortable naman na parang ka naman presidente na ng kampanya yung kausap mo? Sige. One last share of comment before we will move on to the question. Ayan, sabi pa ni Justin, if more Americans understood how dedicated Filipinas are, oh, Filipinas, ha? Not Filipinos, ha? Were there, there would be a lot more work. Yes, yes! I think I think the Americans recognizes it, but only the Filipinos are the one who's ruining their fellow Filipinos. Sorry. Some people see each other kasi as ano competition, yun ang problem. Which is hindi dapat. Tingnan niyo, dapat laging ano eh, may possibility na mag-collaborate kami nito in the future. Kung gano'n. Yes. Kasi masyadong madaming opportunities online para mag-compete pa tayo. Yes. Okay. Yes. Ayan, mag-move na tayo sa next question bago mapahaba ang chikahan natin dito. Ayan. Sige, faith na ulit. Have you ever encountered conflicts between your faith and the work you do as a freelancer? If so, how did you handle those conflicts? Malalim. Faith, encountered conflicts between your faith and the work you do as a freelancer. Oh, hindi naman siya nagko-conflict, especially when it comes to God, no? It can never be a conflict. Kasi yung faith mo, it should be in your top priority pa rin talaga, you worship God. That's why how we are built, di ba? It's our purpose. So, it cannot be a conflict. When you praise God, you, ano ba naman so much time, 24 hours a day, you have 8 hours of sleep or five, less than 8 hours or something like 6 hours na lang. Ano ba naman yung 15 minutes of prayer na naisip mo si God? And then, 1 minute or less than 1 minute of prayer before you eat. Diba? Parang napakadali lang naman yun na even you're not praying nga eh.
even your driving, kahit a simple prayer, a silent prayer in your heart, asking for God to guide you when you're driving, it's your faith already. Diba? When you get there, talagang yung faith mo, nadala ka niya na doon. Yun na, baby ako. Yun na nagda-drive din ng day mo, diba? Nagsaset yes. ng tone. Yes. Oh, ayan na. Knock-knock. Hey. Hello. So, last question na. Wala ko tatanungin niya next time, may diskarte o diploma. Nako, mahaba-habang debate yan. Wala ko next day. Ayaw ko sa akin, diskarte. Sorry, oh, diskarte ako. Kayo, Miss Ben. Diskarte, diploma. Dapat pareho kung may opportunity. Depende. Saan yung diploma? Kasi kung, sorry, pag dito. Sorry, Lord, ba'y sinasabot to yung sarili ko. Sige lang, move on na tayo. Sorry po. So, ayan. Teka, check wala kasing muna. Commercial tayo. Yun lang mag-commercial pa. Pati pinasawa ko lang kayo. Hindi kasi, pero maganda yun, ha? Hindi, tingin, baka kasi nakikinig ng mga freelancers, aspiring freelancers. Total na mention na rin yung diploma or diskarte. Ay, naku, depende kasi dun sa skill set nyo, mga kapatid, okay? So may mga tao talaga kasi na ever since parang hindi talaga mahilig sa school. So yun yung sinasabi namin, yung diskarte nyo yung yun yung magiging fuel nyo to succeed in life. Pero yung iba naman may privilege eh, may opportunity. Kung tinatamad lang kayo, huwag kayong magtatago dun sa gusto namin dumiskarte lang, wala namang gagawin. I-grab nyo naman yung diploma. Kasi yung iba talaga sa structure nag-work. So, depende yun sa personalities ng mga kapatid. Hindi namin sinasabi na yung diskarte lang yung magbibring sa inyo sa success. Meron talaga yung corporate ladder pa rin talaga yung peg. So, yun. Sige, yes. Go to the next question. Ito na, last na. Doon na tayo sa main topic. Sige. Ayan, does your faith influence your decision-making process as a freelancer, such as choosing the right clients or projects you take, or what you also sell? Siyempre, as an online seller, kailangan natin idagdag yan. No naman. Kasi usually naman yung mga clients ko before, kasi naging dalawa yung naging client ko. It's never been a conflict or ano po ba yun, naging problem ba? Yung you're asking, wala naman, not necessarily they're asking for your faith or whatever, you're on job lang talaga. Even on my Facebook account, I don't post most of the time, I don't post my personal life. Usually about sharing ideas, sharing faith, posting about quotes about life or what I sell, yun lang, then yung places that we went to, yung mga ganun lang. But about faith naman, kasi we have different kinds of, I mean, we have different belief, we have different faith, how we have relationship with God. So yun yung connection mo with God, yung faith mo and your hope, your love with God. So I don't really intend na maging conflict yun to any other people. Most especially sa mga customer ko. Yes po. Mm-mm. Ayan. So sige, ito na talaga mag main topic na tayo. Sige. So let's learn from Karen how to sell effectively online. So take it away. So solo ka na namin. Backstage lang kami. Oh yes. Thank you. I just have to share my... Ay, oo nga pala. May slides pa siya. Slides pa. Nakikita na po. Yep, ayan. Ayan. Okay, ayan. So, para ibalik ko lang. Ayan, so 5 tips. So, this is about 5 tips on how... first of all, I want to...
na ano ko na yung sarili ko kanina, no? Na-present ko na. So, this is what I sell. This is my logo po pala. Again. Yes. Wait lang po natin yung... Yan. This is my logo. This is my logo. Established since 2014. So, a while ago, I have already introduced myself. And then, this is my clothing line. Also, yung clips and ribbons ko. This is what I used for my clothing line. And also, for my hair accessories line. And then, for my food, I also have iced coffee, mini donuts, and waffles. And the name is Ambience. Ambience came from word from Europe, which is also the same meaning of ambience in American. So parang meaning is yung parang nice place, a good place to be, a relaxing place. So parang I imagine na in my dream, in the future na magkaroon din ako ng magandang coffee shop. Yan. Then next. Okay. So this is this is what I sell. Yeah, marami-rami rin po. Yan. And this is my favorite quote. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. So every time I'm planning for something, so I'm asking for God, and then this is the verse that I really love. And I also have this short prayer. So, yan po. Father God, I'm so grateful today for this great privilege that I'm able to bow down my knees in prayer. I'm also grateful for the gift that you've given me. Lord, please help me to be more prayerful. Help me to have better relationship with you. God, if there are times I can't put my prayers into words, please listen to my heart. Please fill this day with answered prayers. In Jesus' name, amen. First of all, what is online selling? So, online selling is a platform. E-commerce platform that allows individuals and businesses to create stores and publish their products online. So, usually, ito yung mga ways on how to sell, not only sa TV commercials, even outside, yung magpo-post ng tarpaulins, and then giving calling cards or leaflets. So, selling online is digital. So, yeah, medyo in yan for 2024. And since magkaroon ng digital platform like Lazada, Shopee, so mas naging in-demand ng online selling. And especially during pandemic. So that's how you sell also. That's live selling. Yeah, you show what your products is and how it is, how good is your product is. Yeah. And then these are the market strategies. So first of all, you have the product, you have the price, you have the place, and the promotion. So the product, so you have to create your product. The first thing that you have to yung pinaka parang bala mo when selling is your product. So talagang when you're selling, kailangan you have to get a product na aside na kailangan siya ng tao, is yung product na yun is talagang magiging top of the line. Kasi if you're doing product, siyempre, kailangan you give your big shot na. Not all people you can please, but at least on your own way, you have the product na talagang it excels other product. So, I give my example is yung hair accessory line ko, which is yun nga po, matibay po siya, quality, and then talagang pwede siya makapagsabayan in the market. So yung price, you have, syempre, kailangan maganda rin yung price. Syempre, you have a good competitive price as well. And then you have the place, syempre, we have the online selling. And also, kung mag,
mag-market naman kayo or yung in a place or location, kailangan yung daanan siya ng tao. Or it can be in a palengke or in malapit sa school or in a mall. Kasi kapag hindi siya daanan ng tao, hindi siya nakikita, mahirap mag-sell. So it should have a good place. And then we have this promotion. So one of the key rin, ito kasi yung pinakamaganda rin na part ng marketing strategies, yung promotion. So you have to have some idea now how to promote that product. Like you advertise like yung parang buy one take one, or you give discounts. Tapos you have certain like what Lazada and Shopee is doing na every first day of the month or ika 15th month or 30th month meron pong discount, such things as that. Okay. Yeah. Did you know that in Philippines the average income earned from online selling is that 7,774 per month? According to the 2019 National ICT Household Survey, earnings are higher among male online sellers at 10,898 pesos compared to female online sellers at 6,041 pesos, according to Philippine Institute of Development Studies. So, actually, kung mas sisipagan pa, these figures can reach higher than that. Something like yung mga influencers like Rosemar, yung iba pang mga like Alex Gonzaga. So it's not that they're really on selling online, but first their stepping stone is to be an influencer. So yung pagiging YouTuber nila, pagbablog nila in TikTok and then in Facebook, or most of the time they're in YouTube. So yung pagiging influencer nila, they also sell their products as well. So kung magiging influencer kayo, at the same time magiging online seller din kayo, that's a big go. Ayan, so that's online selling. So you have to work hard, you have to check everything before sending to the customers, so you have a good courier as well. Okay, first, this is the first for the one of the top five tips on how to sell online for the beginners. First, you have to decide on your target market audience. So your target audience should be your priority, because this audience is yung people that you want to target when you're selling, and what's their characteristics. Like for example, my target market is yung mga mothers. So most of the time they are yung budget, they're the one who's holding their budget. So sa household, siya yung most of the time, siya yung namimili ko ng mga pangangailangan. So they also, siyempre, kung nasa bahay ka, most of the time, you also see on Facebook. So ito yung mga mothers. So what's their niche, what's their mga needs nila, or what's their yung mga kiliti nila. So like yung food, like yung mga sa mga bata, yung mga damit. So yan yung mga first audience that your target mo na dapat isipin. Like for example, if you want to sell with the teenagers, so first of all, yung mga teenagers, they like gadgets. So when you sell, pwede yung mga holders ng mga cover na cellphone, yung mga bling-bling na mga cellphone. So yung mga clothes din ng mga teeners, syempre mapoporma. So such thing as that. So number two, find a business idea and choose your product. So first of all, a second to this tip is talagang yung business idea. So pag-aaralan mo talaga, ano ba yung mga possible na minsan na madali patok sa market, na madaling mabenta, and kailangan you also have to experiment that product. For example, yung iced coffee ko, so
it's a 1 month experimentation na you have to study kung ano yung tamang lasa ng iced coffee. Kasi not all nga you can please, but in your taste, okay na yon. So you have to try to other people to yung product mo. So you can test and you can ask kung ano yung majority na masasabi nila about your product. So kung iced coffee, you ask some other people, your relatives, to try on your iced coffee. So para when they gave the review, you know na what is that level of your product. So number 3, choose an e-commerce platform. So I always do my selling is through Facebook. So and I also sell on Shopee. Yan, Shopee. So itong platform na to, kasi para siyang tiyangge. So most of the time, maraming taong nakabantay sa Facebook. Maraming chika-chika. So wala na yatang tao. Kahit na yata bagong panganak yung binibigyan ng Facebook. So, magandang mag-post sa Facebook as well as sa Shopee. And, yan, mamili na lang kayo which platform you're comfortable to sell. We have Lazada, we also have TikTok. So, medyo maganda rin na mag-sell sa TikTok. But, TikTok, usually, you have the video. Kasi, TikTok is an video app na kailangan talaga you represent kung ano yung product na sinisell mo. So it has it should have a video. So number 4, you have to design your brand. So medyo matagal tong branding na ito kasi sa branding medyo kailangan pag-isipan kung ano yung related doon sa sinisell mo. Like for example, in my hair accessory line, so more on pink, so I choose the pink and violet. And then in my food, because it's iced coffee, it's usually brown, it's somehow light brown as well, so may parang related dun sa color ng coffee. And then also the waffles that I sell in Boy the Donuts, so parang talagang malapit talaga siya sa brown. So, parang nilapit ko lang siya doon sa mga colors that I sell. So, yung meron din a certain logo and also font na talagang you stick to it para na ma-recognize ka nila na yun yung name mo and also your, doon ka nila makikilala through your front, to your font and also your logo. And you also have the creativity when you're selling it, your brand. The number 5, of course, you have to, before you're launching your store to any platform platform that you want, kailangan maganda rin po yung presentation mo. So, kailangan merong konting digital talaga na magagamit mo yan. Kasi, people ngayon, most of the time, they're really into social media. So, yung mga colors and yung the way you present your products, talagang parang kailangan medyo different way ka paminsan-minsan. Kasi parang madali kasi magsawa yung mga tao by doing the things that you always do. So, parang kailangan parang laging may bago. So, when you're presenting you're opening your store, so kailangan ma medyo you have may konti mga promotion para makilala ka nila. So you also you can also promote buy one take one or give discounts or some or buy freebies, yan, para they can try para ma-try nila in a different way yung product. Yan. Ms. Connie, okay na po? Hope. Hello? Nakamute ay, sorry, nakamute ako.
Wala na ba yan sa dulo? Kala ko meron pang dulo. Ah, may dulo pa. Ako parang may dulo pa nga. Yun po, yung parang favorite verse ko. Yung favorite verse ko po. Ah, yung plants. Yes. Ayan. So, magandang share yan eh. Mm-hmm. Ayan, sige. Thank you! At may pa-slides yes. pa. Opo. I was kind of wondering how come na dun sa statistics ba yun, na mas malaki yung male seller compare sa female. May idea ka ba? Kasi parang mas kasi ang ako na naiintindihan ko po 'yon kasi usually yung male iba yung products nila mas mahal. Yeah, yun nga yung example. Yes. Atin kasi opo. Mga kahit sa anik-anik. Shoes, 'di ba? Kahit sa shoes kung i-compare mo yung price. Yes. Opo. Minsan lang sila bumili pero mas mahal. Tayo, yes. Nakakabili tayo, kaya natin every month bibili ka ng bagong shoes, 'di ba? Kasi opo. May mga affordable na pasok sa budget, pero yung mga lalaki pag bumili iba yung quality, iba yung pangmatagalan. Even may husband ganyan din. Diyan kami nag-aaway. Atin parang kailangan yung shoes complicated, mayroon pang ganito, may pang ganyan. Sila parang all in one. Yeah. True. O pag bumili nga lang ng gamit sa sports or anything about yung mga ano nila, kahit yung gamit na sa bahay na gagamitin nila pang pok, whatever na yan. Medyo pricey na rin po yes. talaga. Yes. Pag sila yung nagsabi na may bibili na, kinakabahan na ako niyan. Kasi yung sa ibon akin, ibon yung sa akin, yung mata lang eh. Ay, ang cute! Di ba? Mga ganun-ganun lang tayo. Sila hindi naman ganun yung mga gusto nilang bilhin eh. Major talaga na purchase. Ibon yung kandado ha. Bibili nila sa ano, sa handyman. Opo. Eh ako, pinili ko lang yung pwede na yan, sa makalak. Opo. Nagulat pa ako sa price ko sa gala. Ano ba naman kandado yan? Kandado ba talaga yan? Parang pang martilyo na yung binili mo. Tapos ayaw nila nung ano, parang kunyari tayo, sasabihin natin, meron yan sa Shopee. Sa Lazarus. Oo, ganyan din ako. Ganyan. Kailangan kunyari mga drill, hindi pwede yung mga puchu-puchu na. Ay, ayaw, hindi na ako makikipag-construction gamit din sa asawa ko kasi ano, maarte yan. Mahal nga. Yung pag nag-handyman, DIY, ano pa ba yung mga ace, ganyan. Oh, ace, oo. Hello pa. O sige na, yan na naman, nag-commercial na naman tayo. Sis Bel, it's your turn na. Yeah. Hindi, pero comment mo dun sa, ano, yung sa online selling. Ano pag may mga nag-share ng ganyan, parang gusto mo talaga magbenta nga talaga ulit, eh, no? Actually, madali lang masaya, naman siya. Masaya rin kasi ang ano. Tapos sinilip ko habang nagdi-discuss kasi, sinilip ko yung page mo at talagang serial racketera talaga to. In-stop ko eh. Parang ang strategy mo ba for each ano product na binibenta mo, talagang sineset upan mo ng kanya-kanyang mga social media accounts. Parang kunyari yes. yung coffee, sarita, oo. Opo. Tapos saka mo sinishare dun sa from your personal profile para maintindihan ng mga interested. Kasi 'di ba yung minsan tendency natin labo-labo dun sa wall natin sa personal profile. So ang magandang strategy ni Miss Karen, each product na each line na sinis na binebenta niya may kanya-kanyang Facebook page. Oh yes. So yun yung makakatulong para mas maging organized siya tingnan. Pero yun naman, pag sinilip niya yung profile niya, ang dami niyang ano. Saya. Ang pinaka ano pala doon, yung reels pala hindi ko na share. Ayun. Kasi medyo madaling makakita ngayon sa reels. So medyo tiyaga-tiyaga sa reels. Sige nga, quick tip nga dyan, Siso. Kunyari, real, para magka-idea din sila. Opo, yung paano mo siya, paano yung approach mo? Paano siya magko-convert into a possible na buyer? Actually, nagpo-post lang ako ng reels eh. Then, parang mayroong hashtag, yun po. Naglalagay ako ng hashtag. Kasi di ba, hashtag, followers, kung ano yung topic, iced coffee, hashtag, ganun.
Then may highlights at hot highlights. Yun. Para nakikita ng mga followers mo. Yun. Yun po yung usually may eye hot highlights. Yung isa dyan na may physical book, hello! O, yun. At highlights, saka yung si Sir John, laging ginagawa yun. At everyone, meron pa siya. Shout at everyone. Sa isa dyan. Kuha ka na. No, ngayon ko, ikaw nga, may TikTok eh. Ay, ako yung walang binibenta. Puro kalokohan lang ako sa TikTok. Yung book ako, mo. Yun ang maganda sa TikTok. Hindi ko pa napagano kasi talagang kailangan may effort kang mag-video. Ano talaga siya eh. Iba yung culture kasi sa TikTok. Ano siya, maganda doon. Ma-community talaga siya. Ma-community talaga siya. Pag may isang nagsabi ng ganito, para makaka-relate ka kung nandun ka. Yes. Makaka-relate ka sa mga... Yes. Si saka ma-attract mo yung gusto mong ano mga tao, hindi siya yung magra-random. Yes, opo. Hindi siya magra-random. Ewan ko ba kung anong algorithm meron si TikTok? Para kahit na ano yata, ipipid niya sa'yo. Hindi katulad si Facebook tsaka si Google. Pansinin niyo po, pag si Google tsaka si YouTube, Facebook, parang parehas silang algorithm eh. Ewan ko, pagdating kay TikTok, hindi siya ganun. Kailangan ano, makilala ka pa niya. Parang ganun. Oh, makilala pa niya pa pala ako. Oo. Baka hindi ka pa masyadong nagbababad, kaya hindi pa niya ma-figure out kung ano yung gusto mong content. Okay. Pero ano, again. Ayun. So, nagpapunta na tayo sa past Q&A round. So, oo. Ayun na, past Q&A. Ito yung ano, fun round natin, Miss Karen. Okay. Ayun. First question, reading or listening? Reading. Diet or exercise? Exercise. Texting or calling? Texting. Do you sleep with lights on or lights off? Off. What would you do if you won ₱1,000,000? I share with my parents. Aww. Last book you've read or is still reading up to this day? Up to now? Reading. A Silent Prayer. Yung book. The top three people that you follow? Top three people that I follow? Top three people. Ako, sadali. Rosmar. Top three people. Hindi eh. Top three people. Pero bakit natap? Siguro mga big time billionaires kasi. Mm. Like yung sila Atong Ang. Mm. Ganyan. Pero parang mahirap i-achieve. Atong Ang, mga Kudsunhi. Parang I looked up to them. Pero napakagaling nila. Even they're humble people. Talagang, I don't know how they do it. Siguro because they're humble. Mm. They're very humble people. Malay mo, mga ilang years from now. Ikaw na ayoko yan. Hindi ako, ayoko maging billionaire. Masakit sa ulo. Okay na sa akin to. Millionaire na lang. Millionaire lang, millionaire. Oo, millionaire na lang. Huwag na billionaire. Okay na ako dito. Okay, yeah, next question. Favorite day of the week? Sunday. Favorite place that you've been to? Favorite place? Tagaytay. Your favorite childhood TV show? Itbulaga. Until now. If you could travel to any place on earth, where would you go? Japan. What is prayer to you? Ano ba yung prayer, prayer to me? Relationship with God. I'm talking with God. Next is, do you have a go-to worship song? Baka pwede mong i-share. Worship song. Kasi sa church namin yun eh. Worship song. Worship song. Sa church kasi namin yun eh. About ano lang naman yun, how you get through with your struggles in life. How you get through with struggles in life. Ang daming anxiety natin eh. Yes. Kaya nga, doon nga effective ang mga worship song. Kung kayo ay feeling down, mga kapatid, listen. Okay, next question. Ask permission or beg for forgiveness? Ask permission.
Last but not the least, if you could have a face-to-face conversation with God and ask Him one question or say one thing, what would it be? Siguro magiging humble na lang ako. I'm asking Him na if I, kung, siguro I would not be expecting na mapupunta ako sa langit. But I'm asking for His forgiveness siguro. Forgive to all the things that I've done. Yun yung conversation ko sa kanya. Kasi I will not say that I'm good, that I'm good enough para mapunta sa langit, no? Kasi I don't know if I will be kung ano ba ako, pasado ako doon. So I ask for forgiveness. Yun po yung i-ask ko na lang sa kanya. Ang maganda yung humility, yung ano, heart na humility. Kasi wala naman talagang perfect, mga kapatid. Lahat tayo works in progress. So yung with that, we thank you. And that concludes our first Q&A round. Yes. And, For making me comfortable. Kahit kanina parang ninervous ako, pero talagang naging comfortable ako. Wala talaga ako nervous kayo. Wala, chika-chika lang talaga. Oo, ano ba yan? Di kailangan. Pero bago tayo mag-move on, any last piece of advice sa ating, actually mas gusto ko i-direct to sa mga gustong mag-sell online kasi marami sa atin nang nahihiya. So any piece of advice that you can give them? Piece of advice, don't think about people will think about you. Kasi most of the time they won't mind. Yeah. They won't mind at all. Minsan when you're thinking about your fears, you're scared of what you will look sa pictures, sa videos, well, somehow most of the time I also feel that way. Pero when you're always thinking that, wala ka mararating eh. 'Di ba? You'll just stay, si Sir John, yun ang training sa atin sa tribe eh. Show up. Mm-mm. Show up. So, yeah. You don't know kung ano yung magiging opportunity when you show up. True. Ayan, it's time. Promote na. Meron ka bang ipopromote? Ang tindahan, syempre. Uy, saan ba base ng kape mo? Ano ba yan? Oo nga, yun pala yung tatanong ko, nakalimutan ko. Sa bahay lang. Saan ka nag-ano? Sino yung mga customers na kinikater mo? Sa community. Kasi meron kami malapit na school dito. As in, walking distance. Location niya? Sa Cherra Nova, Bagumbong, Caloocan City. Caloocan City! No. Bagumbong, opo. So, yun lang po dito. So, nakakapanood ko ng mga YouTube, so they're telling, parang napapanood ko, na-inspire ako doon sa mga nagpo-put up ng startup business. So, yun po, kapapanood lang, parang na-encourage ka, you try this, you try that, kasi parang, huwag ka muna, yun muna, siguro yung last tip ko, try your products at home first, before going out. Kasi para ma-less din yung expenses mo na, naku, magpuput-cut ka ng renta and everything, which I tried also. Kasi nag-try din kami Master Shoma, hindi maganda yung naging location. That's why yung tip ko kanina is yung location, kailangan daanan ng tao, nakikita. Kasi once yan, hindi nadadaan ng tao, ang hirap. Ang hirap niya talang ibenta. So may physical, aside dun sa pag-order online, sorry, humaba tuloy, may physical store din ba yung coffee or... Opo, sa house. Opo. Ah, okay. Sa house. So, nakikita talaga siya. Yes. Tsaka mini donuts, opo. Pero most of the time, hindi siya gutang. Kaya, nakita mo yung picture, hello. Yung iced coffee niya. kailangan magutom yung mga tao para bumili, eh, di ba? Ito pa lang, nagugutom ka na. Yung donuts niya. Yun. So, anong name ng mga stores mo para, i-look up nila? Kumuha natin, tingnan din nila. Ambiance. Opo, ambience, and clips then, and ano yun? Clips and ribbons. Ayun. So, check the ribbons online lang.
Okay. So for our viewers, I think nilagay ko naman updated tong description. So feel free to connect with Karen if you have any questions, if you wanna connect, if you wanna even start. Meron, wala ka pa bang program on how to start yung mga online selling, mga ganyan? Wala ka pa bang? I am planning to have a TikTok po. Kasi na-inspire pala ako yun when I looked up to si Miss Pia ng tribe mate natin. Miss Pia Uy, she's an architect. She's the one I'm always watching talaga kasi ang dami ko natutunan kay Miss Pia. So nandun siya sa platform niya, is TikTok. So parang ang dami niyo makakuha ng tips sa kanya about planning house, yung how to build and everything. Yun, I'm parang next, ano ko, parang TikTok lifestyle naman po about being a mom. Oo po. Ayun. So, connect kayo kay Karen. Thank get you. Get to know yan. Thank you. For our viewers, feel free to ask your questions kahit na sa replay kayo nanonood. Don't hesitate to ask your questions in the comment section. We will relay all those questions to Karen. Para sa inyong sasagot. Pero before we end, let's have a closing prayer first. Let's remember that we are in the presence of God. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for another episode done successfully. Thank you for the opportunity to share our knowledge and experience to serve our clients. Hopefully, our fellow service providers were able to learn something too. Thank you to all the people who support us in our mission. Thank you for the chance to bless others through this platform. We lift up to you, all our viewers, our listeners, our clients, Karen and her family, the people we work with, and their loved ones. Continue to bless them in all areas of their lives. Whatever their petitions are right now, we pray with them, believing that whatever happens, you always have the best intentions for us. We lift up to you all these, but in the end, your will be done. In Jesus' name, Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. So, again pala, bago tayo mag-end, syempre, if you want to start your VA business, feel free to visit conniezabala.com/VABook. And if you want to get a free chapter, go ahead and visit bit.ly/VABookFreeChapter. O, ayan. Sis Bel, may any last message ka ba? Ayun, before we go. Ulitin lang natin yung just show up, wag masyado mag-overthink mga kapatid. You'll never know makikita nyo unless itry nyo talaga what's out there. Yes, diba? Kapalan ng mga mukha, learn to sell. Hindi, sa kapag lagi mo iniisip na parang ano sasabihin nila sa akin, ibig sabihin ba ano, sa'yo umiikot ang mundo? Hindi, wala silang care sa'yo. No. Sorry to burst your bubble. Pero sa ano mga buhay din nila yung iniisip nila. Ayan. So para wag ka munang umalis ha. For our viewers, we hope to see you on Monday for another live praise and worship session or on Thursday for another live session. So, yan na! At overtime na kami. Bye everyone. Thank you, Karen. God bless everyone. Thank you.